farm-to-table program ng pamahalang bayan ng San Luis, Batangas na nagsimula noong taong 2017 ay naglalayong tulungan ang ating mga smallholder farmers na maiangat ang kanilang kita sa pamamagitan ng pagbigay ng production, processing, and marketing support through clustering and consolidation upang makapag-produce ng safe, quality, affordable, accessible, and available food for our Filipino people. As of December 2020, we have a total of 81 YAP certified farms sa Calabarzon, and 31 of which ay sa Batangas, and 20 of which ay galing sa bayan ng San Luis, Batangas. Hernandez, 45 taong gulang, taga-Bulnog, San Luis, Batangas. Isa pong magsasaka, membro po ng Bulnog Pangga Association. Ang aming pong una ditong ginagawa sa pagsasaka ay hindi pa po kami member ng GAP, kaya po na kung saka lamang sa pagsasaka, pilaw pa po kami, kakunti pa po yung aming kaalaman. Yung mga sinanguna pa naming kaalaman na yung pala po naman ay dapat ay madagdagan pa namin. Aming mapataas pa ang nalalaman namin sa pagsasaka. Na kami po dati ay halos wala ding kinikita. Wala nga po ng kanya-kanya kami. Nung pagtatanim, pagbibenta, tapos sa ngayon po ay kami ay nagtayo ng isang asosasyon. Sa kasalukuyan naman po ay medyo marami na kaming member, kaya medyo kami po ay marami na rin natutunan pagsasaka. Saka isa pa po yung munisipyo, yung pong mga tauhan doon sa kanila ay lalo na po si Ringo. Isa po silang willing na tumulong sa amin pagdating po sa pagsasaka. Kaya po sa ngayon ay sa totoo lang po napakasarap ng magsaka ngayon. Kaya po nang willing na willing silang tumulong sa amin. Saka isa pa po ay medyo na nga po ang aming samahan ay kung sa ano ay medyo umaasenso na. Tinatarget po namin ngayon na kumuha kami ng ng aming pong mga dadang susuplay ng gulay sa mga mall. Yan po isa naming tinatarget sa ngayon. Kaya po nga kami po ay nabigyan ng sasakyan ng DA. Yun naman po ay isa naming magagamit. Pagdating naman po sa pagmamarket noong kami ay kanya-kanya pa, napakahirap po. Bali, kumakil pa po kami ng sasakyan. Tapos kami po ay pumupulos pa sa madaling araw. Alauna, alas dos pala ng madaling araw. Pumupunta na po kami sa Lemere. Doon po kami kalimita nagdadala ng gulay. Isa ngayon po, ang aming asosasyon ay nagkaisa na may isa na pong mamamahala pagdating sa pagmamarket. Ang ano po naman namin ay puhunan po namin dito ay pagtitiwala sa isa't isa. Kahit po pa paano yan umalaban-alaban po kami. Saka po naman ang kikitain o sa sini para din naman po sa aming samahan hindi kami po yan tiwala na lang sa isa't isa. Kami po ay unang mapamember po sa GAP
Muna po ay ang gabi, nakipagtulungan nga po sa LGUs sa bahay ng San Luis. Hanggang sa ang agriculture office po ng San Luis ay inanawan po kami, in-invite po kami na kung willing daw po kaming magpa-member ng GAP. Kami naman po ay willing. Nag-set po sila ng orientation sa mga member po kung sino pong gusto. Kami po bali dito sa aming barangay sa Bulnog ay 10 na magpa-member po sa GAP. Nagkaroon po kami ng mga seminar at training dito sa pag-alaga po ng native pig. Isa po niya sa ano, saka po yung pag-seminar po namin, tinuruan po kami nila ng kung paano raw po mapapataas ang antas ng ani, kung paano raw po mayangat ang pamumuhay ng isang magsasaka, tapos yung pong masiguro ang kaligtasan ng magsasaka at ng mamimili, lalo-lalo na po dito yung mapangalagaan po ang kaligtasan po sa mga natutunan pagdating sa GAP. Sa pagdating po sa GAP, dito po kami ay organic, ano po kami dito? Puro organic po ang ginagamit namin dito. Gumagamit man po kami ng mga insecticide at saka fungicide, pero yan po naman ay mababang kalidad lang. Green level po, tawag nila. Saka isa pa po dito sa GAP ay tinuruan din po kami kung paano ang paggamit ng wasto ng mga pesticidyo. Gumamit lang daw po kami ng mababang kalidad. Saka gumamit lang daw po kami kung talagang kailangan. Saka isa pa po ay bawal po nga po yung pagsusunog ng mga damo. Ang mas maganda pa po dito ay gawing organic. Ando po ng compost. Gawin daw pong compost yung aming mga basura-basura sa taniman. Noroon din po kami ng pag-singgrunit ng mga basura. Iwalay po ang nabubulok sa di nabubulok. Saka yung pong mga sisidlan ang ginamit namin mga pesticidyo. Kailangan daw po namin itong ilagay sa tamang lalagyan o kaya daw po ay ibalik namin sa tindahan ng aming pong binilhan. Yan po ang sabi sa amin sa GAP. Willing naman po daw po silang tanggapin nyo para sila daw bahalang ilagay po sa tamang lalagyan. Sinuro din po sa amin sa GAP yung pagkakaroon po ng listahan po ng mga nagastos, mga nani, saka po mga naibenta. Para po sa ganun, itong malaman daw po namin kung kami po ay kumita. Pagdating po dito sa GAP, pagdating po sa pagbibenta ng aming mga aning gulay, mas mahal po ang presyo niya kung para sa mga local pong ano, yung hindi po GAP certified. Ngayon po ang aming mga inaaning gulay, dyan po yung dinadala kalimitan sa mga mall. Kaya po medyo mataas ang presyo niya kumpara nga po sa hindi member ng GAP. Saka isa pa po sa GAP, nandyan po yung pagbibigay sa amin na ano na kami po ay makapagdala nga po sa mga mall na yan. Ngayon po ay natutunan namin yung kailangan kayang sumunod pagdating po sa schedule ng tanim. Ito yung po yung sinabi ng GAP sa amin, saka po ng mga taga-agriculture po na kailangan daw po namin huwag magsabay-sabay ng tanim. Pagkasabay po ay maiwasan ang pagdami po ng supply. Kung dumami man po ang supply, ito man po ay hindi kami po basta-basta nasasayang. Gawa po ng kami po, iba po namin member dito, may mga alaga pong native pig. Isa lang pong ginagawang pakain po pagka may mga nalalabis pong gulay na hindi po nabibenta kaysa naman po bubulok lang. Kahit po ano yung mapakinabangan naman ang mga nag-aalaga ng native pig. Ako po si Gertrudis Cortez na treasurer ng
Farmers Association dito po sa San Luis. Ako po ay nagtatanim ng mga gulay, pakpet, na yun po naman ay aming malaking katulungan sa aming pampabuhayan. Kasalukuyan po, yun po ng aming tinanim ng mga gulay, yun po mga reject, ay pinakakain namin sa aming alagang native pig. Sistema po sa pag-alaga ng native pig ay magtitira po ng dalawang breeder at magbabalik po ng isa at may isa pong ipoproseso dito sa aming meat shop. At yun po natitira ay pwedeng ibenta ng buwan. At itulong po ito sa amin sa mga Municipality Farmers Association at yun po sa mga pangkababaihan. Ito naman po na kesa naman po mga nagsusugalang o nagchichismisan, malaki tulong po ito sa mga kababaihan. Ako po si Sharon Agosarco. Dati po akong nagtatrabaho sa Laguna itong bago magkaroon po ng pandemya. Tapos nung nagkaroon po ng pandemya, natanggal po ako sa trabaho. Tapos natulungan po ako dito ng samahan ko, sumali po sa samahan ng Bundle Farmers Association. Nagkaroon po ako ng hanap buhay, pagkatanim po ng gulay. Tapos ito po ang processing, ano po, hap ko naman ngayon. Malaking naitulong po sa akin. Gawa po ng, gawa po ng hanap buhay. Nagkaroon po ako ng pagkakitaan. Incidentally, ang Farm to Table program ay naka-align sa mandato ngayon ng Department of Agriculture pagdating sa tinatawag na Farming and Fisheries Clustering and Consolidation or F2C2 na ngayon tinatawag na Bayanihan Agricultural Cluster Program. Sa Farm to Table program, nabibigyan natin ang pagkakataon ng ating mga farmers na magkaroon ng iba't ibang market options. Maaari sila magdala ng gulay sa local market o kaya magdala sila ng gulay sa institutional buyer. Sa ngayon, ang ating mga institutional buyers like Rusan Supercenters na yung tinatawag na Robinson Supermarket at ang Jollibee Food Corporation ay nagre-require ng gap certification mula sa ating mga farmers. Kaya nag-level up or nag-step up ang munisipyo na makipag-collaborate sa pagkawala ng pagsasaka para sa gap certification ng ating mga farms. Ang ating gap certification ay under ng CIPAR project o tinatawag na Community-Based Participatory Action Research ng Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research. Ako'y naniniwala na hindi magiging successful ang isang programa sa pamamagitan ng isang ahensyang gumagalap ng dito. Kailangan natin ng collaborative effort kung saan maraming ahensya and of course ang ating mga farmers ay nagtulong-tulong upang maisakatuparan ang isang programa.